looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone. Hi everyone, it's Reds, a lady architect from the Philippines. I just recently passed the June 2019 Architects Licensure Examination, and I wanted to share what I can and what I learned to help guide you in your architecture journey. Please give this video a thumbs up towards the end and hit the subscribe button for more video updates. Let's get right to the video, shall we? Okay, so one of the questions is, kailangan ba talagang aralin ang Visual Dictionary of Architecture ni DK Ching? Okay guys, I know photocopy lang pala to, pero this is actually owned by my dad and then ginamit niya rin to sa pag-review niya. Sabi nila, ang pagre-review ng Visual Dictionary is makakatulong daw siya sa pagre-review. Actually, totoo yun. Perfect example to sa isa sa perfect materials na pwede mo talagang reviewin. Ito, very understandable yung mga terms and illustrations. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano nyo nga ba dapat aralin to. Well, actually, wala naman talagang rules, diba, kung paano ka dapat mag-review. Pero, this would be some of the suggestions on how I did it. Pero, hindi ko lang alam kung mag-work sa inyo. Siyempre, baka meron din kayong sariling technique dito sa pag-review or tackle na itong book na to. So, this book nga pala, sometimes could be found at Recto. I have friends who bought it there. And also, sometimes nakikita ko dito sa may Architects Review Group, nagpo-post doon ng mga ganito rin na yung mga nagko-cost siya around 900 pesos if I'm not mistaken. Yeah, very useful siya kahit hindi mo siya tapusin. Pero number one, I suggest na dapat you prioritize what you would be reading. Tapos nun, what I did is ganito. You see? Itong sa front page na to, actually it's like a post-it pad. So, nilagay ko siya rito. Sinulat ko kung ano yung mga topics na dapat nababasahin ko. And then, ginawan ko siya ng schedule and pinart ko siya by part. Parang chinap-chop ko. Kunyari, from brick, building, and ceiling, yun yung day one na babasahin ko. So, dapat sa isang reading ko, in that day, matapos ko siya. Basta kailangan guys, meron kayong fina-follow na schedule. So, ganito ko ginawa to. Okay, let's get right into how I did this, okay? Nung nire-review ko to guys, unang-una kong ginagawa is using pencil. Okay, I learned this from my brother kasi he is a medtech student. Tapos nun, ang ginawa ko is una, nagpe-pre-reading ako gamit yung pencil. Babasahin mo muna siya, diba? You would be underlining or encircling yung important term. Tapos, hina-underline ko yung important context or definition tungkol dun sa term na yun. And then, what I would do is to use two contrasting highlighters. Actually, ang ginamit ko nga dito sa pag-highlight sa book na yellow and orange. Saka ko siya i-highlight kasi parang nagkaroon ka na rin ng second reading. Third tip, also researching the image sa Google. Example, like, kung may na-encounter kang term, example, waffle slab, or sa mga masonry. Kasi syempre, magdedepend lang sa illustration dito sa libro na to. Diba? May mga illustration siya, pero hindi ka naman magdedepend sa illustration lang na yun. Kung hindi, kailangan mo rin siyang i-Google search para mas makita mo kung saan ba talaga siya ina-apply and ginagamit. Kung hindi mo pa na-encounter yung term na yun ever sa iyong diversified experience. Magandang tip na i-research nyo guys. You don't have to be too hard on yourself pag hindi mo siya natapos. Pero, as much as possible, diba? Maganda siyang basahin, like hobby reading as a tip from one of my architect friends, Architect Jao. Yes, siya, si Kuya Jao, siya yung nagturo sa akin na sabi niya basahin ko daw to as a hobby. Parang hobby reading lang, parang nagbabasa ng magazine. So, it was a very good tip. This is a highly recommended book for architects nga pala ha.
Okay, so this is one of those topics na binasa ko. Ito yung mga binigyan ko talaga ng importansya. I'm listing them here below for you to see. Nasa sa inyo kung dadagdagan nyo or babawasan, diba? This is what I did. I suggest din pala, you should read this book early on. Like, early on sa review mo. Sabi nila, diba, walang mawawala sa'yo. Basahin mo, tapusin mo. Go. Wala kang regrets after going through this book. Ang dami kong natutunan. So, yung iba pa nga ang ginagawa nila, nagkakaroon sila ng post-its dito eh, nakikita ko. Actually, good tip yun ha. Hindi ko nga lang nagawa. Hindi ko alam kung ba't hindi ko nagawa. Pero it would be useful din kasi mas mabilis mo makikita kung ano yung topics dito. I wish I could have done that actually. Pero hindi na ako nagkaroon ng time na pumunta yata ng bookstore para lang bumili rin ng post-it notes, ganun. And plus, nagtitipid din ako that time. So yeah, hanggang ganito na lang talaga ko. Tapos mano-mano na lang talaga ng paghahanap. So medyo mahirap. Pero kinaya. As I said, walang rules kung paano mo re-reviewin ang mga review materials na meron ka. Like this book here. Walang rules. It's up to you how to understand it and how to like digest those reading materials na makakatulong sa'yo. And the most important thing talaga na natutunan ko is yung tip na from Kuya Jao. Do this as a hobby reading lang talaga. Don't stress yourself kasi baka hindi mo siya ma-absorb. Not too much topic. Like, ang ginagawa ko as much as possible, 3 topics nga lang eh for a day. Kasi, syempre, baka ma-overprocess. Though, minsan nagugulat ako na, oh my gosh, nabasa ko na pala to dati, pero bakit hindi ko man lang naalala? It's okay. You don't have to be hard on yourself again. As I said, tao lang tayo, pero magiging arkitekto. Kasi sa inyo, baka nga yung iba, hindi naman sila nag-review neto, pero pumasa pa rin. Pero I really suggest that this is one of the foundations on becoming an architect. Aside from getting that experience, syempre, iba pa rin yung meron kang nagigain na knowledge through reading and learning by yourself. If I would be an architecture student again, sana nagbasa talaga ako neto kasi I've had this book in my shelf for those 5 years, pero hindi ko man lang siya binuksan ng alam mo yun, siguro naka 1 page lang ako, tapos wala, nandyan na lang. So, I took it for granted and medyo nagsisi ako dun. Sana binigyan ko pa siya ng more importance during my college years. And nung nagre-review ako dun, ko lang na-appreciate tong book na to. As in, na-appreciate ko siya. So, yeah. Huwag nyo rin palang babaliwalain yung front page and yung, ano ba, yung meron dito yung front page. Oh, see? Itong part na to, huwag niyong kakalimutang basahin yon. And also this, guys, huwag niyong iti-take for granted, my gosh. Kasi minsan nandito yung mga quotes ng mga famous architects. Yep, nandito. So, ayun. I hope you find this video useful in your review and I hope to see you in my next video. As I said again, I would appreciate it if you would subscribe to my channel. Thank you so much. It would mean a lot to me. And you would be updated with my future videos, I tell you. So you need to subscribe right now. Thank you so much and see you in my next video. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave.